Hi sa inyong lahat, ako si Inong Ray, ang inyong pobreng pastol, at syempre, welcome back to my channel! At ang gagawin natin ngayong umagang ito ay magluluto tayo ng creamy at malinamnam na ginataang gabi. Ito naman ay Ilocano version din dahil syempre hindi tayo maglalagay ng anumang karne. Ang sahog nito ay ang tinggal o yung matigas na tinapa. So guys, narito ang ating mga ingredients. Mga kapastol, takam na ba kayo? Okay, at ituturo ko na sa inyo ang aking version ng ginataang gabi na may tinggal na tinapa. Okay? So narito ang paraan ng pagluluto. Init na ang ating kalan, ay ang ating kawali, at syempre lalagyan na natin ng konting vegetable oil. Okay, ang pagluluto ng ating ginataang gabi. Uunahin natin ilagay syempre ang ating bawang. Okay. So, katulad ng dati, ang bawang ay pampabango ng ating ulam. At pwede na natin isabay ang ating luya. Isa rin ito sa nagbibigay ng sarap at bango ng ating nilulutong ulam. Ayan. Okay. So, habang niluluto natin ito, para maluto naman yung ating matigas na tinapa o tinggal kung tinatawag, pwede mo rin siyang ilagay para kahit pabano, medyo matosta ng konti. Ayan. Okay. So, yung ating tinapa ay dati nang nahugasan at syempre, pinatuyo na rin siya ulit. So, ganyan lang ang magluluto ng ating ginataang gabi. Okay. So, ang ginataang gabi natin, guys, ay hindi naman yung pang-sosyal. Ang lulutuin natin ngayon ay yung very typical lang, pang-pamilyang Pilipino, yung pang-masa. Okay? So, since nailagyan na natin yung ating matigas na tinapa o yung tinggal, pwede na natin ilagay yung ating sibuyas. So, nangangamoy na yung ating tinapa. Hintayin lang natin na mag-brown ng konti yung ating bawang. Pero ngayon pa lang, guys, mabango na yung ating naamoy dahil napiprito yung ating tinapa. Ganyan lang kasimple. So, lutuin lang natin ng konti. Pag ready na yan, pwede natin ilagay yung ating gabi. Yung iba kasi ang ginagawa nila, inuuna nila yung gata. Samantalang ako, inuuna ko yung gabi. Kailangan maluto muna yung gabi bago yung gata. So ayan mga kapastol, ready na yung ating mga ingredients. Yung ating bawang, luya, sibuyas at syempre, yung ating matigas na tinapa o yung tinggal kung tinatawag. Ngayon ang ilalagay na natin, guys, ay ang ating syempre main ingredients, ang ating gabi. Yan. So, unahin natin yung gabi. Parang gigisahin natin yung gabi, guys. Okay. And then, yung medium fire nyo lang para sa ganun ay hindi matunog yung ilalim. Medyo konti yung aming gabi. Okay. So, ilagay lang natin na ganyan. Ang pagluluto ng gabi, guys, kung bakit yung iba ay masarap, yung iba naman ay medyo may kamot, ay dahil masyado silang
halo ng halo. So ganyan yan, tatakpan lang natin and then mamaya babalikan natin. Ayan guys, ayan. Check natin kung ano nangyari sa ating nilulutong ginataang gabi. Ayan, so medyo kumukulo na siya at medyo paluto na yung ating gabi. So ganyan lang guys ang paghahalo ha. Huwag masyadong padurog para mas masarap yung ating lulutuin ginataang gabi. Okay, since medyo paluto na siya guys, pwede natin ilagay yung ating sili. Okay, dahil ang kami ay mahilig sa medyo manghang, so lagyan na natin ng sili. Itong sili na gagamitin namin ay galing sa backyard namin. Ito yung medyo maliliit. Okay, so depende sa panlasa ninyo guys kung anong gusto nyo ang lasa ng inyong ginataan. Kung gusto nyo ng sobrang, ang dagdagan nyo ng sili. Check natin guys. Ayan, so medyo okay na yung ating gulay. So, luto na yung ating gabi. Konti na lang. Pero ngayon, ang gagawin na natin ay magdadagdag na tayo ng pampalasa. Okay? Maglalagay tayo ng konting vetchin. Konti lang. Okay. And then, pwede na natin lagyan ng konting asin muna. Konti lang muna guys kasi kadalasan yung mga nilalagay nating mga gata ay medyo maalat. Okay? So, yan muna. And then, imimix lang natin ng konti from bottom to top. Okay. Nakikita nyo guys, so ang konti lang ng kanyang sabaw. Just enough para maluto yung ating gabi. Okay. Ang pangit naman kasi kung yung ating ginataan na gabi ay sobra namang lumalangoy na siya sa sabaw. So, ngayon, gagawin na natin guys sa ating ginataan. Since mahirap ngayon ang nyog, mahirap at mahal, gagamitan natin siya ng nor ginataang gulay. Ayan. So, yung gata ay gagamitin natin yung mga instant na lang. Okay? So, pwede natin ilagay yung ating gata, guys, habang nagpaluto na yung ating gabi. Okay? So, ito na yung magiging sabaw niya. Okay? Takpan natin guys and then mama i-check natin kung luto na yung ating mixture. Okay, check natin mga kapastalwa. So luto na yung ating gabi, yung ating ginataang gabi na may sahog na tinggal or yung matigas na tinapa. Ayan. Ito yung version ng mga medyo mahirap lang ang buhay. Okay? So, ito na guys. Hindi masyadong maanghang yung ginawa ko kasi para child-friendly yung ating nilulutong ginataang gabi. So, yan guys. Ready na siya. At ready na siya for serving. Okay? Okay, there you go. So, ready na yung ating ulam. Okay, so magsiserve na tayo guys ng ating ulam. Wow! Ginataang gabi. So yan mga kapastol, maraming salamat sa inyong pag-antabay sa ating recipe of the day, ang ating malinamnam at nanunuot na gata ng ginataang gabi na may tinggal o matigas na tinapa. Maraming salamat sa inyo mga kapastol sa inyong pagsubaybay at sana ay may natutunan kayo sa ating pagluluto ngayong araw na to. Maraming salamat at kung bago ka lang sa aking channel, all you have to do is just click the subscriber button below and my notification bell for more updates and for more videos. Maraming salamat hanggang sa muli!